Kumusta mga kagacha? Welcome back sa akin channel. Meron akong ikikwento sa inyo mga kagacha. Ito ay real experience ko dito sa Coin to Fish. Sobrang kinabahan talaga ako mga kagacha. Akala ko rug pull na. As in, pumunta ako sa Discord, chineg ko yung mga nagchat doon. Sobrang daming pending transaction. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Kasi first time ko lang din naman sa Coin to Fish at sa mga NFT games na ganito, no? Na mining. Ngayon mga kagacha, i-share ko yung nangyari. Yung Coin to Fish, nagsimula ako dito mga 5 days ago. Yung presyo ng token niya, yung CTFT, nasa 11 pesos lang to 13 pesos nung nagsimula ako. And then just a few days ago, ngayong araw na to, ayan, no, sobrang taas na ng token niyo. 99 pesos isang token, 'di ba? Sobrang taas. Although may oracle naman tong si Coin to Fish, kaya kung papasok ka at bibili ka ng egg, ganun pa rin naman yung presyohan. Nasa 2,000 yung common, nasa 4,000 yung rare. Ganun pa rin kasi yung oracle, nag-work yan para i-balance niya. Kapag tumataas yung token ng ganyan, sobrang taas, from 13 pesos to 99 pesos just 5 days ago. Yung oracle, bababaan niya yung required na coral para makabil ng egg. Actually, dati nasa 100 nga to, diba? Ayan, no, naging 19 na lang. So, ganun pa rin yan. Kung ilalagay mo dito yung 19, ayan, 1889 sa peso. So, ganyan pa rin. Bumabalance pa rin si Oracle. So, ginagawa niya yung trabaho niya. Hindi nagmamahal yung egg, no? Nasa 2,000 pa rin. Actually, 1899 nga yan. 1889. So, ito yung nangyari mga kagacha. Sobrang kinabahan talaga ako dito sa Coin to Fish. Akala ko rug pull na eh. Kasi nag-pump siya. Nag-pump, no? Sobrang taas. Biglang spike. Ayan, no? Biglang spike. So, syempre, yung mga tao, marami yan. Magpapapalit na yan ng coral. Kasi nag-spike ba naman ng ganyan? Inaabang-abangan niya ng mga tao kung tataas or bababa. Ngayon, nung tumaas na, sobrang daming transaction yung nangyari. And ako, kung mapapansin nyo mga kagacha, bakit isa na lang yung NFT ko dito? Ito yung nangyari, no? So, nag-invest ako ng 15,000 pesos sa game na to. Kung hindi nyo pa napanood yung previous video ko dito, yung how to start, 15,000 lang inilabas kong pera. And then, yung developers, binigyan ako ng 10 egg, no? 6 na rare, 4 na common, kaya nagbukas ako ang daming NFT. So, ngayon, 15,000 yung value nung binili kong mga NFT na sa sarili ko, and then plus yung developer. Ngayon, ang ginawa ko, nag-upgrade ako, nagpalit ako ng mga NFT, bumili pa nga ako ng isang legendary, kung maaalala nyo sa previous video ko rin, worth 20,000 yung legendary na yun na merong skin. So, nung napansin ko, mga kagacha, na tumataas na yung token, ito yung ginawa kong diskarte. So, 13 pesos, nagsimula ako, 15,000 pesos yung investment. Tumataas na yung token, naging 20, 30, akala ko baka mga ganun lang, 30, 40. And then, hindi ko ina-expect, nag-100 siya, no? Nag-137. So, sabi ko, nung nasa 30 pa lang, nung tumataas-taas pa lang, bumili kasi ako ng legendary and everything, in-upgrade ko, wala na akong common na mga fish. Bago pa tumaas yung token, binenta ko lahat ng NFT ko. Yun yung ginawa kong diskarte. Binenta ko lahat ng NFT ko kasi pag tumaas yung token, liliit yung corals pag binenta mo sila. Kasi ngayon, tinan nyo sa marketplace. Yung required na coral pambili sa kanila, maliit na. Kung titignan nyo yung ascending price, dati mga nasa 50 yan. Ngayon, tingnan nyo naman, 7, 8, 9. Diba? Sobrang baba na kasi mahal na yung token eh. So, hindi na pwedeng 50 ang ilalagay dyan. Naging 7 na eh. Nag-auto-adjust din yan sa Oracle. Kasi kung ilalagay mo pa rin 50 dyan, walang bibili niyan. So, 9 na siya ngayon dahil mahal naman na yung token. So, bago pa maging 9 yan or bago pa bumagsak, binenta ko lahat ng NFT ko ng mga tag-P50 pa. So, ang dami kong na-accumulate. At alam niyo kung ilang token yung na-accumulate ko dito sa pagbenta ng mga NFT. Naka-accumulate ako ng 1,081 coral. So, tandang-tanda ako yan kasi kanina ko lang ginawa, no? 1,081 coral. So, lagay natin sa calculator, mga kagacha. Explain ko sa inyo yung nangyari. So, 1,081 coral yung accumulate ko. Tinan nyo yung balance ko, bakit yan na lang. At ito na lang yung pet ko ngayon. So, ayan, 1,081 coral yung ano, yung na-accumulate kong token nung binenta ko lahat ng NFTs ko. 6 yun. May mga legendary, super rare, at saka konting mga rare, no? Pero may mga skin din kasi lahat. So, ayan. So, ngayon, ang nangyari niyan, mga kagacha,
hindi pa ako pwedeng mag-exchange kasi kakapasok ko lang sa game eh. Pag mag-exchange ako, medyo malaki pa yung tax. Kasi kung maalala nyo sa video, magsisimula yun sa 75%. Nakailang araw pa lang ako, so nakita ko 40% pa. So, ibig sabihin, ilang araw na ba ako naglalaro? 75 minus 5, 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6... As yun, 7 days. Naka 1 week na pala ako kasi 40% na yun nandito. So, every day, nababawasan siya ng 5%. So, approximately 2 weeks, magiging ito yung minimum tax na babayaran mo. So, nung nag-spike yung token, syempre, ako naman, hindi ko nahihintayin ng 2 weeks pa. Gusto ko na i-cash out. Gusto ko nang perahin. Kasi nung nag-100 siya, yung 1,081 token ko, ito yung value niya. Nasa 107,000 pesos kung ilalabas ko na ngayon. So, if hihintayin ko pa ng ilang araw pa, diba? Ilang araw pa, 7 days pa, baka bumaba yung token. So, sabi ko, ilabas ko na kaya. 1,081 corals naman yun. Although, 40% yung magiging fee. So, ibig sabihin yung 1,081 mababawasan ng 40%. So, sabi ko, sige, ilabas ko na. Total, 15,000 lang naman pinasok ko dito. Ilabas ko na. So, ngayon, babawasan natin to ng 40%. So, ito yung nakuha kong CTFT sa aking MetaMask. So, ang nangyari, nung winidraw ko siya, ganito, pinindot ko tong withdraw. Ngayon. Actually, ayun eh. Network is saturated. Ngayon kasi sobrang dami nagtatransact talaga. So, pinindot ko lang tong withdraw. And then, tinype ko dito sa number is 1,000... 81, as in sinakto ko talaga 1,081. Nakalimutan ko magtira ng kahit one coral man lang para may pambili ako ng pagkain ni Penguin, no? Hopefully, makabili ako mamaya kasi magugutom na siya. Kailangan ko lang ng 1 coral. So, masyadong naubos ko pala. Kailangan nagtira ako ng 1 or 2 coral pambili ng food ni Penguin para tuloy-tuloy yung income niya. Anyways, ayan, 1,081. So, nabawasan ng 40%. Ito lang dapat yung makukuha kong coral sa wallet ko. Ngayon, nung nag-withdraw na, nag-transact na in everything, ang nakalagay dito, hindi success mga kagacha, pending. Tapos dito sa link, --. So, hindi ko siya matcha-check sa BSCan sa dito sa link na to. Tapos dito, pending. Pero yung gas fee, nabayaran ko na. Ito siya mga kagacha, ito, send. So, ito yung binayaran kong gas fee sa BNB. Pakita ko rin sa inyo mga kagacha. BNB to PHP, magkano gas fee para alam nyo na rin kung ano ba yung sitwasyon dito sa coin to fish. So, ito yung gas fee na binayaran ko, 1,200. Ang mahal ng gas fee, no? Pero syempre pag withdraw kasi to eh, di ba? Kung maalala nyo sa Axie nung wala pa yung Ronin, no? Na Ronin to Binance, ang mahal din naman ng gas fee. Pag nilalabas natin yung SLP, actually mas mahal pa dito eh, mga 2,000, 3,000 pesos pag i-withdraw mo yung SLP. Kaya minsan, yung mga scholar, kawawa eh. So anyways, ito yung gas fee niya, 1,283. So ngayon, nung nagbayad na ako, success na eh. Ayan, wala namang drop dito, wala namang failed. So success na. Tapos, nung nabayaran ko na siya, sabi ko, bakit wala pa rin? Punta ako ngayon sa Discord, nag-check na mga chat, ang daming nagme-message doon na ganun yung nangyari. Iniisip ko, baka rug pull to ah. So, kinakabahan na ako mga kagacha. Ito, pakita ko sa inyo yung Discord. Oh. Ayan, oh. Tinan nyo. Hanggang ngayon, ang dami pa rin. Oh. Withdraw pending. Tinan nyo. Ayan, oh. Pending. Tapos, ayan, kagaya na sa akin. Ganyan. Nag-aano sila. Ang dami nila. So, nag-post din ako dito kasi, ayan, oh. Tinan nyo naman, oh. Pending. Ang dami. Dito yan sa CTFT na problem exchange. So, ang dami. Kung titignan nyo, ayan, oh. Puro reporting sila ng mga wallet nila. Nag-send sila ng screenshot. Ayan o. Kapareho sa akin. Withdraw, pending. Pero nagbayad na ng gas fee eh. Ayan o. Withdraw, pending but paid BNB gas fee success. Did not receive the CTF. So, sabi ko, patay tayo dito. Although 15,000 lang na may nilabas ko. Pero pera pa rin yun, diba? Kung rug pull na to, eh wala na. So ngayon, kinakabahan ako kasi pag tinitignan ko tong MetaMask ko dito, mga kagacha, assets. Ito ngayon, nandito eh. Pero, baka wala na to eh. Kasi pinapalit ko na eh. Ewan ko ba't may 649 pa dito.
Kakapalit ko lang eh. Baka kasi nga lag nga yung yung Binance sa dami na nagpapapalit kasi nagpump eh. Ewan ko bakit nandito pa to. So ngayon mga kagacha, ito yung nangyari ah. Nung antagal, mga siguro 1 hour na akong naghihintay, pending pa rin mga kagacha, 1 hour na. Sabi ko, rug pull na to kasi bakit ganun? Wala. Lahat sila nagre-report. Same scenario. Ayan. Ito nga. Ito yung message ko. Withdraw pending. But paid BNB gas fee success. Did not receive the CTFT. Ayan o. Oh. Ayan. Sinend ko rin yan mga kagacha. Chinat ko yung mga mod. Lahat-lahat. So ayan. Nag-send din ako. Isa rin ako sa mga nagre-report dito. Ang dami nag-send. Ayan. Pati yung mga transaction hash nila. Niralagay nila dyan. Yung wallet address. Lahat-lahat. So sabi ko, patay tayo dito. But wala nagre-reply. Walang mga mods na gising. Siguro dahil, ewan ko, kasi 12 midnight na eh. Ngayon, 1 AM na habang nire-record ko tong video mga kagacha. So actually, mga 11:30 PM ako nag-transact. So masyadong gabi, naisip ko baka walang mod. Pero imposible, sa dami na ito, ba't wala nagre-reply? Sabi ko, mukhang mukhang rug pull ah. So ganito yung nangyari mga kagacha, no? Bigla na lang nakita ko. So, chinek ko rin kasi yung BS scan, nagpunta rin ako dun, parang kinakabahan talaga ako, parang sabi ko baka nasend na sa ibang wallet, anong nangyari. So, kinakabahan ako. Ngayon, maya-maya dun sa ayan, nandito ako sa Pucoin mga kagacha. So, nilagay ko na dito yung CTFT. Ayan, nilagay ko na dyan yung CTFT, itong version 2 ah. So, pag maglalabas kayo ng pera, ganyan. So, lang natin. Ewan ko ba't may 649 pa rin dito mga kagacha, hindi ko alam to. Bakit nandito pa din? Mukhang error pa rin ah. So, zero yung nakikita ko. So, zero siya. So, maya-maya na nga, after 1 hour na, biglang lumabas na 649. So, sabi ko, uy, pumasok na yung CTFT. Tapos, tinignan ko dito sa MetaMask. Pagtingin ko dito sa assets, nandito na. Sabi ko, uy, sa wakas, pumasok na. So, di pumasok na mga kagacha. Sabi ko, ilalabas ko na to kahit 649 lang yan. Kung titignan natin sa peso yan, 64,000 pesos pa rin yan mga kagacha. Sayang pa rin yan. Imbis na 100,000, nabawasan ng 40%, 64. So, tama lang, di ba? So, sabi ko, ilabas ko na kahit mataas na yung value ng token eh. 15,000 lang naman pinasok ko, at least naging 64. So, tubo ako ng 50K. So, sabi ko, okay na yan. 4 days, 50K. Tumubo tayo. So, ngayon, minamax ko na siyang ganyan. Ayan. Tapos, nag-ako, nag-confirm swap. Nagbayad ulit ng gas fee. Alam ko, ito, approve. In-approve mo muna yan, CTFT, no? In-approve mo. Ito lang naman yung binayarang gas fee niyan. Tingnan natin sa peso. Para alam nyo na rin pag magka-cash out kayo ng actual. So, sa BNB, magkano yon? O, 7 pesos lang para ma-approve. Ngayon, nung na-approve na, iso-swap. So, magkano yung gas fee ng swap? Tingnan natin. Ito yung naging gas fee ng swap. 20 pesos. So, maliit din, no? Yung slippage, ilagay nyo sa 2% mga kagacha. Kasi naka-auto-set yan sa 0.5. Tapos, ginawa kong 1. Ayaw pa rin. So, gawin yung 2. Nung ginawa kong 2, nawala yung error niya. Kasi nung 1, nag-e-error, ayaw. Sabi ko, parang parang scam pa rin. Kasi, ayaw. Tapos, baka wala, hindi na siya listed. Sabi ko, kung ano-ano na iniisip ko eh. Baka hindi na listed, kaya hindi na tinatanggap ng exchanges. Baka rug pull na nga. Although na-receive ko, pero ba't hindi ko mapapalit? So, tinaasan ko ulit. Nung 0.5, ginawa kong 1. Ginawa kong 2. Tapos, ayun. Nag-load yung swap. So, lumabas dito. Confirm, diba? Tapos, ayun. Kinonfirm ko. Swap token. Hinihintay ko ngayon tumaas yung BNB ko kasi lang to eh, 0.1 lang yung BNB ko dito mga kagacha, 0.1. So, hinihintay ko magkaroon. So, 0.1 lang yung BNB ko kasi yun lang talaga yung tinatabi ko pang attack-attack, pang gas fee lang. Hindi ako naglalagay ng malaking pera dito. Mas gusto ko nakasave yung pera sa Binance website. So, hinihintay ko siyang kasi ang tagal eh, pending. Sana mag-success, kumaganon-ganon ako, sana mag-success. Ayun, biglang nag-success, naging 2. So, kung titignan nyo yung value nito, kung dapat 64,000 diba sa peso, BNB.
So ayun, 69. Kasi meron pa akong ano, 0.1 eh. So parang 4,000 din yun. So ayun, nailabas ko mga kagacha. 69,000 pesos. So actual na pera na siya. Nadala ko na dito. Nawala yung ano ko, yung parang kaba. Sobra. Kala ko rug pull. Tas iniisip ko rin mga kagacha, syempre. Pag naglalaro ko ng mga game, sineshare ko sa, ayun o, tumataas o. Sineshare ko sa inyo. Ginagawan ko yan ng content sa YouTube. Ngayon, sinasabi ko pa rin sa inyo na do your own research. Kayo pa rin yung magde-decide. Pero kung rug pull to, syempre, malulungkot ako at especially yung mga sumusunod sa akin, kayo mga kagacha, no? Sinusundan nyo minsan yung mga games na nilalaro ko. Ayokong isa ako sa magiging dahilan na pumasok kayo sa game tapos na rug pull tayo ng sabay-sabay. Although syempre, sa sarili ko, na rug pull din ako at pare-pareho lang naman tayo nag-i-invest. Pero ayokong nadamay kayo dahil napanood nyo yung video ko. Pero syempre, kahit napapanood yung mga video ko, pagpapasok kayo sa mga NFT games, pag-aralan nyo pa rin. Huwag kayong basta may YouTuber dyan na sinabi malaki yung kitaan. Do your own research pa rin mga kagacha para walang sisihan. No? Walang sisihan kasi ikaw yung magde-decide nyan kung papasok ka o hindi. Pero yung mga sineshare ko kasi sa YouTube ko is actual experience ko lang naman. Dun sa Maticverse, actual experience ko yon na kumita ako ng 10k, 7k, and then nag-out na ako. So, tumubo na ako ng 17,000 pesos in 2 days, tas nag-out na ako. Dito naman sa Coin to Fish, 7 days, 15,000 pesos, naging 65,000 pesos. So, tubo naman ako dito ng 50,000 pesos in 1 week. So, mga kagacha, yung sineshare ko, actual experience ko yan, pero yung deciding factor kung papasok kayo sa mga NFT is yung sarili nyo. Pag-aralan nyo yung white paper, huwag kayong umasa lang sa spoon feeding na sineshare ng YouTuber. No? Kahit sinong YouTuber, kahit anong games pa yan, kung ano yung information na binibigay nila, tanggapin nyo, pero at the end of the day, kayo pa rin yung mag-research. Kasi pera nyo yan, investment nyo yan, huwag kayong basta-basta tiwala lang. Although ako, ang sinishare ko lang actual experience ko. Pero ang mga games na to, merong risk involved talaga mga kagacha. So ngayon, nung nailabas ko na yung pera, ayan, 64,000 pesos, ano, nailabas ko na. Sobrang saya ko, sabi ko, salamat, nailabas na. Kala ko talaga, rug pull na eh. Parang pinagpapawisan na ako mga kagacha. Nung nakita ko nag-2 yung BNB ko, 0.1, tapos biglang nag-2. Kinabahan talaga ako mga kagacha. Pero anyways, ayan, pera na. Pwede ko na siyang dalhin sa Binance and i-cash out. Pero iniisip ko, itong BNB na to, itong 69,000 pesos na to, is galing naman sa game. So ako nga, mga kagacha, hindi na ako nagpapasok ng pera ko sa from wallet to crypto. Hindi na. Lahat ng games na nilalaro ko ngayon, yung mga pinang-i-invest ko sa games, is galing na rin sa games mismo. Tulad nito, meron akong BNB, tapos meron din akong Ethereum. So lahat ng mga kinikita ko sa games, yun lang yung limit ko na pwede kong ipang-invest sa ibang games. Ngayon, kapag may sobrang gandang games, pero wala akong pera, hindi ako gagamit ng pitaka ko na PHP, papasok sa crypto para mag-invest. Hindi na. Kailangan, limitado lang yung sarili ko na galing lang sa game mismo. So, ibig sabihin, napapalago ko yung games ko kasi eto, lumalaki yung mga BNB ko, nagka-cash out ako, yung iba ginagawa kong PHP, nako-convert ko yung iba sa PHP. So, napapatunayan ko sa sarili ko na napapalaki ko yung pera from 15k naging 50k yung Maticverse, from I think 20k tumubo ng 17k, yung mga ganon mga kagacha. No? So, napapalaki ko yung pera. Actually, nung binenta ko rin yung mga character, ayun, dagdag pera rin yun. Hindi lang 17k, tumubo rin ako sa mga character. So, ayun mga kagacha, mapapakita ko lang sa inyo ngayon yung actual experience ko na legit yung Coin to Fish na kapag cash out na ako, makikita nyo naman yung mga transaction dito na ayun, swap from Pucoin yan. Ayun, swap Pucoin, November 26. So, actual yan mga kagacha. Hindi ko na nai-record kasi kinakabahan na ako. Alam na ma-record ko na nararug pull na, diba? So, hindi ko na nire-record. Nagre-research na kasi ako eh. Medyo, alam na ma-record ko yung 1 hour na nangyayari, diba? So, hintay-hintay lang ako, ganyan-ganyan. So, hindi ko na nire-record. So, kinikwento ko na lang sa inyo yung nangyari ngayon na natapos na yung transaction. So, sobrang kinabahan ako mga kagacha.
Di ko alam kung if ever na naging rug pull yun, gagawa ako ng video agad kinabukasan, sasabihin ko sa inyo mga kagacha, coin to fish na rug pull ako and yung mga sumunod sa games na to, baka rug pull na tayo. Ganun yung gagawin kong video. Pero ito, masishare ko lang na legit nakapag cash out, pero still, take risk pa rin, still do your own research, pero masasabi ko lang nakapag cash out na ako, okay na, totoong kitaan dito, hindi ako na ano na rug pull or anything, ayan na siya. At ayan yung mga transaction niyan. Pwede rin nating pakita sa BS scan. Ayan, BS scan. Pakita ko lang din sa inyo para proof din na kaka-transact ko lang niyan. So ito, paano ba i-search? Bubuksan ko lang tong MetaMask, i-click ko to, no. Tapos lalagay ko yan dito para ma-search natin yung aking address. So ito mga kagacha, oh, tignan mo. 2 hours ago na kasi nire-record ko pa eh. Kanina pa 1 hour ago ako naghihintay. And 2 hours ago, transfer. Ito pa-out na, in-out ko na from my wallet to yung coin to fish nga, no. So ito yung gas fee niyan. Alam ko ito yung gas fee. So ito yung transaction niya. Tapos na-approve ko, tapos na-swap ko. So ayan, nangyari yan, tatlong yan. Kung titignan nyo, ayan, coin to fish yan ha. Ayan mga kagacha. So out, coin to fish to pancake swap. Ewan ko ba't may in dito. Minsan di ko rin nagagets eh. Pero ayan, coin to fish yan. Ayan, 649 token. Nakita nyo naman diba kanina, 649 token na ilabas ko na. So yun, yung mga nag-invest dito, masasabi ko lang, legit yung game, nakakapag cash out. Yun nga lang, tandaan nyo lang kung paano ko ginawa. May mga ano rin, no? May gas fee, 1,200 pesos. So magtabi kayo ng pang gas fee nyo. Pag ilalabas nyo, mahirap yung ano, yung maglalabas na kayo, excited na kayo, tapos 1,500 pala yung gas fee dapat at least. So mag-reserve na kayo dito, huwag nyo simutin yung mga BNB nyo, baka mapending-pending, tapos hindi kayo maano, maipit kayo. Kagaya ng mga ibang naglalabas ng SLP dun sa Axie, ang daming na pending before kasi hindi naman nila alam yung actual gas fee, diba? Tayo, pag maglalabas ng SLP, hindi naman natin alam yung actual talaga. Malalaman na lang natin kapag nag-transact, tapos na-accept mo, na-confirm mo, tapos biglang hindi mag-process kasi ang mahal pala nung gas fee sa Ethereum. So ito, at least alam nyo na mga 1.5 yung sa akin ha, 1.2 yung sa akin. So ayun, naubos na yung balance. At anong gagawin ko sa game na to moving forward? Ito alagaan ko. Legend, ano to eh, more than legendary to eh, unique to. So malaki rin yung generation na ito. So titignan ko pag dumating na yung mga updates nila sa ano, dito sa game. Kasi roadmap, magkakaroon pa to ng ano eh. Tinan nyo mga kagacha. Magkakaroon pa to ng magandang mga update. Ayan. So ito lang hinihintay natin eh. Player versus monster, may world boss, so another kitaan yan. Tapos yung mga PvP, ayan, another kitaan yan. So kung magkaka-green yung mga yan at naging maganda ulit yung kitaan dito, bibili ulit ako ng mga NFT kasi syempre another kitaan at legit na nagtitiwala na ako dito sa coin to fish. Pwedeng bumili ulit ako ng mga additional NFT. Yung kikitain ko sa kanya, mag-isa lang siya ngayon. Yan, pambibili ko siguro ng isang egg para magkaroon siya ng kasama. Ayan, mga ganun lang mga kagacha. Yun lang muna yung approach ko sa game. Pero pag talaga nag-hype pa, gumanda pa yung game, tapos ang dami na naglalaro, then walang problemang mag-invest ulit at bumili ng additional NFT. Pero sa ngayon, ganun muna yung ginawa ko. At least sinishare ko lang sa inyo mga kagacha. Sinishare ko lang yung mga ginagawa ko sa mga games. So, magkaroon lang kayo ng idea kung ano rin ba yung gagawin nyo, anong approach. Iba-iba tayo ng approach, pero ito yung ginagawa kong approach. Anyways, quick update lang, CryptoBlade, pwede na ulit pumalo mga kagacha, malapit na. Ito, papakita ko lang sa inyo yung update sa CryptoBlades. Ewan ko kung makaka-relate kayo, pero marami nag-invest dito. Mabilisan lang, CryptoBlades today is the day to publish one of the biggest announcements ever. Not only we bring back the rewards, ayan, babalik na nila yung rewards mga kagacha, but our payout formula has been thoroughly tested so we can adjust the amount we are giving away. So inaayos nila yung formula nung ano nila, yung paano sila magpapareward. Yung Oracle mga kagacha, no, this will take full effect on Friday, which is today mga kagacha, making CryptoBlades again a true
play to earn experience. So matagal nang ano, parang nawala ng mga ano yung mga tao sa mga Palo Gaming dahil sa Crypto Blades. Actually mga kagacha, no, share ko lang. Palo Gaming, tuwing may Palo Gaming, Matic Verse, ano pa ba ibang Palo Gaming, Drake Ball, basta sobrang daming Palo Gaming din, hindi lang Crypto Blade. So lahat ng Palo Gaming na sumusunod sa Crypto Blade, lagi na nilang nako-compare sa Crypto Blade na babagsak yan, magiging Crypto Blade yan. Although mga kagacha, bawat Palo Gaming, iba-iba yung developer niyan. Depende na lang kung na-implement ba nila agad yung Oracle system sa umpisa, sobrang bilis ba ng ROI. Yun lahat yun, depende yan sa developer kung paano nila nilalabas yung rewards dun sa pool. So, syempre, kapag sobrang laki rin ng rewards, mabilis maubos yung pool. Pero kung meron silang way para ma-refill yun, then masusustain. Kagaya ng mga ibang mining or Palo Gaming, yung crypto mines, very solid siya ngayon, no? Hindi na ubos yung reward pool kahit minamine ng minamine. Hanggang ngayon, sobrang taas nung eternal. As in, nagsimula siya sa 1,000 eternal. Nung 1,000 pa lang siya, kinoconsider kung pumasok. Tinan nyo naman ngayon, 38,000. Parang naging ano eh, presyo ng Illuvium eh. Ngayon, mas malaking Illuvium. Pero kung titignan nyo, sobrang laki. 1,000 pesos. Kung nag-invest ka dito sa mga gantong Palo Mining Gaming, ayan o. Oh, magkano lang papasok mo? 5,000. Ngayon, sobrang tubo na. Sobrang dumaming yumaman dito, mga kagacha. Kasi sobrang naging success eh. Isipin mo, meron ka lang ano? Meron ka lang 10,000 worth na Eternal. Like, times, ano? Times 30. Kasi 1,000 nga eh, diba? O, 38 times 30 na. So, ayun lang mga kagacha, no? So, Crypto Blades, magiging play to earn na siya. Makakapalo na tayo. Tignan natin yung mga susunod na araw. Ayan. So, sabi nga, oh, for this, we have a staking pool ready na, oh, which is freshly refilled, no? Sarap nun. Fresh na fresh, oh, nirefill yung pool. Kumbaga, punong-puno ulit siya ng rewards. A massive increase in earnings. So, ayan, marami rin i-release sila mga chain. So, ang dami nang na-hype, mga kagacha, no? Ayan, no? Although, meron pa rin hindi nagtitiwala. Ayan, pupu, ano, emoticon. Pero, ayan na, masaya na yung mga tao dyan. Ayan, no? Madami na. So, kung titignan natin yung Crypto Blades account ko, mga kagacha, hindi ko pa rin binenta yung NFTs ko dito. Ganun pa rin, no? So, meron akong tatlong account na merong apat na character each. So malaki yung kitaan kung babalik na sa ano, sa dating mga rewards, yung mga value meal, no, na kada palo mo isang value meal sa Jollibee. So kung apat na character yan, meron akong 12 characters, balik kitaan na naman tayo. So nagtiwala yung iba talaga umalis na, binenta na halos ng kung magkano lang yung mga ano, mailabas lang. Pero ako, ayan o, hinold ko, mga kagacha, hinold ko. Kung titignan nyo yung Crypto Blades, yung skill, dati na siyang 600 na lang, nag 400 na nga to eh. Tignan natin ngayon, ayan o, nagwa 1,100 na ulit o. Ayan o, pataas na 30% na. Tumataas na siya, mga kagacha, tingnan na, ayan o. Nagpa-pump na within 7 days, tignan natin. O ayan, 7 days, ito 500 na lang siya nung February 19. Tapos ayan o, after ng update, gumaganda na ulit. Nagwa 1,000 na ulit. So hopefully, tumaas siya para mas maganda yung reward. Basta ang mahalaga sa akin, kahit hindi sobrang taas nung value ng token, basta kumikita. Kung tulad ng dati na halos 150, edi parang 450 a day, hindi na masama. 450 a day, ang bilis lang laruin nito, isang palo, tapos na, log out ka na. Wala na yung hintay-hintay ka pa, magpapakapagod ka pang pag-aralan yung game, wala, palo lang, tapos na. So, ayun lang mga kagacha, sa tingin ko, kung ma-hype ulit itong game na to in a few days, at yung mga tao nakita na nag-earn na ulit yung mga nag-invest dito, maaari na marami na naman yung pumasok at pumalo at tumaas na naman yung value kasi maraming bibili ng skill. Sigurado yung mga whales, hindi magpapahuli yan. Pag bumili ulit yung mga whales, uunti yung supply, tataas yung value, magiging tulad sa dati na 5,000, 6,000, hindi natin masasabi. Pero pag bumalik sa ganong value yung token, 5,000, 6,000, edi all goods tayo. Pero kahit eto pa lang, nagsishow sign na siya ng, ano, no, ng pag-angat, all goods na tayo dyan. At makakaroy din tayo. So yun lang mga kagacha, salamat at mahaba yung video na to pero na-share ko lahat-lahat sa inyo yung mga nangyayari.
And salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga nangyayari sa NFT games. Sa Axie, sa mga iba pang games na nakikita ko may potential, i-update ko kayo sa lahat ng information na nalalaman ko. So, huwag kalimutan mag-subscribe ha, and see you sa next video. Kuk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